thumbs up. Kamusta mga ka-YouTube? At syempre ngayong araw na to, ngayon ay gagawa tayo ng sushi bake dahil lagi siya nakikita sa aking feed. At syempre mag-like at subscribe na rin po tayo sa channel natin para sa masusunod na video. At ito na po, ang ating unang hakbang ay syempre bowl na naman. The kanin ng ating hakbang na to, tatlong tasang lutong kanin, mas maganda kung kanin ng hapon. Pero ito, normal na kanin lang ito. Gawin natin siyang sushi rice. Tagay tayo ng suka, si dapat rice vinegar o suka ng kanin. Pero wala kaming ganun, so puting suka na lang, dato puti, syempre. Pilipino-Pilipino, kahit nasa UK. Isang kutsara, ilagay natin sa ating kanin. At ito'y asukal. 1 teaspoon sa kutsarita dapat yan. Hindi lang siya nagpo-focus. Pero isang kutsarita, bale, isa. At dalawang kutsaritang asukal sa ating kanin. So, halo-halo lang. Halo-halo. Itong ginagamit ko dito ay ang fold and slice technique. Wala po talagang ganun. Gusto ko lang sabihin. At lalagyan din natin siya ng mantika ng sesame. Yung ibang recipe napad ko kasi meron, yung iba wala. So, lagyan na lang natin. Dahil meron naman kami. Lagyan na natin sa ating kanin. At syempre, alam nyo na, halo-halo ulit. Halo-halo. Tiklop at hiwa. Tiklop at hiwa hanggang malagyan ng lahat ng butil sa ating makakaya. Linis. Isang tabi mo natin yan. At syempre, again, like at subscribe na rin po tayo kung hindi pa, para sa ating susunod na mga recipe. At ito po ang kalawang hakbang. Tawag natin dito ay the alimango crab sticks. So, kung gusto nyo ay alimango patpat. So, syempre, huwag natin kakalimutan tanggalin ang mga plastic niya dahil hindi siya nakakain. Pag natanggal natin lahat, muna ng dalawang tindor at ang tawag dito, i-shred. Ang tagal ng shred. Hindi ko alam. Mas madali at aba, may nakatakas na isa. Wag gayahin. So, pagkatapos ng medyo matagal-tagal, mas madali ata kung ginamit ako ng kutsilyo, ano, pero kala ko si mas pasaya to eh. At pagkatapos niyan, sa ating dalimango step, lingatin siya ng Japanese mayo. Wala tayong sikat na brand eh. Basta kung anong Japanese mayo, pwede na siya. Ito yung nakuha namin sa grocery, so ito yung gagamitin natin. Kalahating tasa, syempre, simot-simotin. Kaya natin may sayang. At pagkatapos niyan, kuha tayo ng cream cheese. Anong Tagalog ng cream cheese? Hindi ko alam. Kung alam po ninyo, pakilagay lang po sa comments para malaman ko din. At ito, simple lang. Siyempre, halo-halo. Pass over ulit tayo. Dahil nakakatabad manood ng paghahalo. So, halo-halo lang hanggat malusaw yung cream cheese at siyempre, lahat ng butil ng ating alimango ay magkaroon ng mayonnaise at keso. Siyempre, isang tabi mo na ulit. Pati yung takip, please, pakitanggal. Okay. At ito ating ikatlong hakbang. Tatawagin natin siyang diet log. So, ang kailangan natin dito ay itlog,
dalawang itlog. Siyempre, gagawin sa itlog, batihin. Batihin ang dalawang itlog. Pero, meron tayong secret. Uy, ito ay patis o fish sauce. Tinatawag kong liquid gold. Masarap niyan. Konti lang, huwag masyado marami. At siyempre, asukal. Mukha lang wala akong nilagay, pero meron akong nilagay. Hindi lang siya na-record. Lahat ng sukat naman, nasa description lang. So, kung gusto nyo tignan, nandun lang siya. Siyempre, batihin ng batihin ulit at isang tabi. At siyempre, anong gagawin sa itlog? Siyempre, lulutuin. So, painit ng kawali. At pag medyo mainit na, siyempre, nagyan natin siya ng mantika para hindi dumikit ng itlog. Konti lang, depende kung sa inyo, no? Ito, para sa akin, medyo bitin siya. Pero, haya mo na. Pag mainit ng mantika, lagyan natin ang itlog. Ito, ano to, nasa low to medium setting lang. Kung masyadong mainit, kung din masyadong mababa. At medyo halo-haloin natin pag hindi nyo masyadong nabating. Ang ginagawa ko dito ng technique, no, para medyo lagyan natin siya na takip. Bakit? Basta. Mas madali lang siya para sa akin. Kaya ako siya nilalagyan ng takip. Medyo naluluto rin yung taas para tayo mahirapan mamaya. Siyempre, pagka naluto na siya, siyempre, tanggalin ang takip at balikta rin. Aha. Yan. Mabilis lang siya kahit patayin nyo na yung apoy dyan sa puntong yan. No? At lagay natin siya sa ating plato. Ang bilis, ha? Hiwain natin siya sa mga sukat na pahaba o strips. Makikita natin mamaya kung bakit. Sunod lang kayo. Okay, isang tabi muna natin. Ito na, ika-apat na hakbang furikake quotation. Dahil wala kami furikake mahanap, gagawa tayo sarili natin sesame seeds. Maglagay tayo sesame seeds. Sinulit ko po lahat ng sukat nasa description sa baba. Himalayan pink salt. Wow, sosyal. Kalahating kutsarita. Or coarse salt. Pwede rin yung, ano, huwag lang yung rock salt. Masyado malalaki yun. Ito ay ating nori o roasted seaweeds na hiniwa ko lang siya. Ginupit-kupit ko siya maliliit. Parang confetti. Pero kung isasabog, mahilap. Sayang. Lagay na natin siya sa ating maliit na bowl. At kalahating kutsaritang asukal din. At halu-haluin lang, halu-haluin. Ito yung ating furikake kuno. Isang tabi muna ulit. At ikalimang hakbang, ang tawag natin dito ay ang pagbuo. O ang ating assembly dahil ibubuhin natin siya. So, ilagay ang ating kanin sa ating Pyrex o tray o aluminum tray kung ano meron kayong. Pwede sa oven. Basta yung syempre pwede sa oven dahil bake nga eh. Flat lang natin. Flat. Medyo siksik ng siksik. At pagkatapos niyan, kailangan pili natin ng pepino. Depende kung gaano kalaki yung inyong lalaganan. Maglagay lang tayo ng isang layer ng pepino. Medyo manipis lang ang hiwa. Masyado makapal. Dahil mahirap siyang hiwain. Yan. Lagay lang natin lahat yan. Diyan. Pagkatapos, lalagay lang natin yung mga limang patpat na nilagay natin ng mayonnaise at cream cheese. So, spread na natin siya. Mukha siyang manipis, ano, pero maniwala kayo sa akin, malasang malasa po siya pag inyong natikman. Magalala, basta
spread lang natin siya ng maayos para lahat ng kagat eh merong lasa. At ito na ang ating itlog. Wow! Ang ganda ng effects, ano? Ako gumawa yan. Okay. Tapos yan ang ating furikake. Kuno. Siyempre, sprinkle lang natin siya sa taas. Sprinkle, sprinkle. At pagkatapos niyan, kalimutan lahat. Ay, kailangan meron. Pagkatapos, punasan ang lamesa at ang ating mayonnaise ng Hapon. Lagyan natin ya, ala. Dadahan at huwag tularan. Pagkatapos niyan, lagyan ulit natin isa pang layer ng ating furikake kuno dahil masarap ito. Pandagdag lasa. Okay. Okay! Siyempre, pagkatapos niyan, maglinis ulit ng lamesa. Okay, painitin natin ang ating oven. 200 degrees po. Preheated na po ang ating oven. At pagka siya ay mainit na, kuhanin ang ating... Oh, hello Jollibee, andiyan ka na naman. Ilagay sa loob ng oven. Gano'ng katagal natin lutuin? 10 hanggang 12 minuto. At eto na. Tapos na! Eto na. Ako. Kasarap. Siyempre, kailangan natin ng nori. Mag-like at subscribe para sa mga susunod na recipe, video. Baka makatulong. Pagbigay ng saya. Salamat po!